morning, good morning. Good morning. Hi, morning. Morning, sir. Sir, tumawag ka po pala si Mr. Alonso. Nag-follow up lang po dun sa contract. Sabi niya, sana po ma-send niyo today para ma-discuss po nila ng team. Oo nga. Eh, ngayon unahin ko. Ang dami kasi nilang comments at mga suggestions. So, eh, sana matapos ko. Okay po, sir. Oo. Sige, sige. Bahala na muna kayo dyan. Sige po, sir. Ba't ngayon ka lang? Tapos na ako mag-breakfast. Eh, di ba dapat ikaw ang manlilibre? Sorry, dear. Masama kasi yung gising ko kanina eh. Parang masikip ang dibdib ko at saka nangangapal itong batok ko. Hindi ko nga alam kung bakit. Ay, nako. Ginawa pang palusot ang pagiging senior citizen. Ang sabihin mo, ayaw mo lang manlibre. Hindi totoo yun, ha? Talagang masama pakiramdam ko. Ako, in isang araw mo pa kasi kinukomplain yung dibdib mo at saka yung batok mo eh. Magpa-check up ka na kaya? Sige, pero kung magpa-check up ako, ikaw babayad, ha? Wow! Ay, naku, Mara, hayaan mo na nga yan. Huwag mo na ipa-check up yan, ano? Total, doon din naman ang puntan yan. Naman, kawawa mo. May sakit na ngayon, tao. Uy, hindi bali, ganito na lang. Sasamahan na lang kita. Magpapaalam ako kay Sir. Oh, sige. Hmm? Thank you, ha? Oo nga, Mang Tommy. Magpa-check up ka na. Baka kung ano na yan. Alam mo, may kakilala ako. Ganyan-ganyan na nangyari. Nagkasakit, tapos nagpa-check up. Wala namang nakita. Tapos ilang araw, ayun, nagkasakit ulit. Ganun ba? Ano nangyari sa kanya? Ayun, tinakbo sa ospital. Kala ko kasi namatay eh. Ay, hindi naman ho. Pagdating sa ospital, dun namatay. Kaya, para hindi kayo matulad sa kaibigan ko, bumili na kayong itong produkto ko. Ano to? Listahan ng mga supplements? Hindi ah! Memorial plan! Wala pa ako pagbueno mano eh, Mang Tommy. Sige na, baka gusto niyo maging bueno mano. Buti lang, pare-pareho tayong libre ngayon, ano? Hindi na tayo makalabas ng ganito, eh. Kaya lang, wala si Nikki, eh, tsaka si Mandy ni... Oo. Ano, kasi may titapos sa trabaho, eh. Pero mabawin lang. Oo, yun lang. Si Mandy rin naman, tatry niya daw umabol. Masyado lang busy, kaya... Mayan na lang. Si Kat-Kat din, eh. Okay. Hindi sila na may work, sige sila na busy. Alam niyo ako makakahanap nila ng trabaho. Actually, sa totoo lang, kung hindi nyo na itatanong, marami nagko-contact sa akin. Hindi lang makapili kung kanino. Totoo ba yan? Baka sila'y nahihirapan mag-isip kung tatanggapin ka ba nila o hindi. Oh, ayaw talaga? Oh. Mas okay na yun na nag-job hunting ako kaysa naman yung hindi makapag-graduate dahil hindi po masasakpi. Oh! Ay! 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 Ano? Casey, okay ka lang ba? Okay na ako. CR lang ako sa dali. Ay, eh. Salpis yun lang. Sige nga ba? Pili mo kasi. Come on! Girl! Girl, wait lang lang lang. Sure ka ba wala kang problema? Kasi pwede mo naman sabihin sa akin lahat. Alam mo na, baka may dinadala ka dyan or anything. Okay lang naman. Eh, nakakaya kasi. Di, ano ba? Sabihin mo na, we're girlfriends, right? So you can tell me anything. Go. Oh, sige. Sasabihin ko sa'yo, pero please, ating dalawa lang. Ako bahala. Eh, kasi nakaka-out of place lang kanina sa usapan niyo. Eh, kasi lahat kayo may trabaho, tapos ako wala. Nakaka-frustrate lang kasi, alam mo yun, fresh graduate ako, tapos wala pa akong work. Hello, girl! Di na mo nga ako kakatanggalan sa trabaho. Naghahanap rin ako ng trabaho like you, no? Ikaw, at least may experience ka na mag-work. Eh, ako, as in, wala talaga. Sige na, magsi-CR na. Sige na, oo. Medyo, ano na. Hindi, joke lang. Actually, oo, ako ba? Basta yung usapan natin, please. Mm-mm. Sa ating dalawa lang, ha? Yes, ako bahala. Okay. Thanks. Galaw niyan. So, guys, eto na nga. Sabi ni Casey. Sir, eto na po pala yung report ng marketing team. Kung meron daw po kayong revisions, let me know. Paki-review na lang daw. At eto naman po ang consolidated report namin ni Tere. Wait na lang po namin ang comment ninyo within the day. Within the day? Opo. Di ba pwedeng bukas yan? Tinatapos ko pa yung report ko kay Mr. Alonso eh. Eh, pwede naman po. Opo, pwede naman pala eh. Eh, pero late na po yun. Bali, wala na po akong bukas. Kumbaga sa pagkain, panis. Oo na, oo na. Sige, ihirit ka pa ng pwede. Hindi rin pala. Sige, iwan nyo na lang dyan. Thank you, sir. Thank you, sir. Oh, ikaw, may bibigay ka rin. Sir, hindi po magpapaalam po sana ako. Kung pwedeng lumabas muna ako sandali, sasamahan ko lang po si Tommy sa ospital. Pero okay lang po kahit hindi na po ako mag-break. Hindi, hindi. Sige. Okay lang. Sige. Samahan mo lang. Samahan mo lang. Ay, talaga, sir. Salamat, sir. Thank you, sir. O, ikaw, ano naman sa'yo? Wala akong pagkain dito, ha? Nakita mo, mukhang hindi na ako makakaalis dito, eh. Hindi, may dala rin ako. Hiningi mo dokumento. Galing sa planta yan sa Bulacan, kompleto yan. Ano yan? Kailangan din ngayon yan. Maski huli mo na yan. Okay lang. Sige, sige. Diyan mo na lang.
Kung di na ako makakaalis dito, dito na ako kakain siguro. Anong oras na ba? Wala na, hindi na makakalabas. Bumili ka na ang pagkain natin at... Naku. Mukhang kailangan ko mag-withdraw. Naku, Pits. Mukhang kailangan mo talaga mag-withdraw. Bakit? Eh, hindi kasa sa ating dalawa to eh. Sa akin lang to eh. Paano ka? Yun na, so kung meron kong magagawa, sige, sige. Huwag sabihin na sa akin ang galing. Ayun na. Ah, Casey. Pasensya ka na sa amin eh. Oo nga, Casey, sorry ah. Ano sabi niyo? Hindi, kasi napag-usapan namin na para naghahanap ka ng job hunting. So, gusto mo magbigay ka sa akin ng resume tapos i-recommendo ko sa office si tatay. Ako din. Baka may bakante pa rin sa kumpanya na pinapasuhan ko. I-refer kita. Teka, paano niyo? Proxy. Di ba sinabi ko naman sa'yo, sa ating dalawa lang yun? Ano yung usapan natin kanina? Tasa? Girl, wait lang. Sorry, hindi ko napigilan eh. Pero, look at the bright side. Tignan mo, mas marami ng taong gusto tumulong sa'yo ngayon, di ba? At least. Wow. Thank you, ah. Sobrang natulungan mo ko, Roxy. Pinahiya mo lang ako sa kanila. Pakatsismoso mo kung balik. Wait lang. Ano na sundan? Baka masampal ka pa nun. Kita mo, galit sa'yo. Saka na lang mag-sorry. Eh, hindi naman ako mag-sorry eh. Anong gagawin mo? Sisingilin ko siya sa drink niya. Hindi pa siya nagbabayad, no? Siya nagbabayad sa pizza ko. Ano? Sa taas mo nagawin yung trabaho mo. Okay, dito na lang. Baka pagka sa kwarto, baka kwentuhan mo lang ako hindi ko matapos. Wait, ano yun? Hindi yun. Ay, ibig sabihin ako. Baka marami kang storya na ikikwento sa akin. Kailangan ko na bukas to eh. Ayaw mo pala kapag nakikipagkwentuhan ako sa'yo. Hindi, hindi. Hindi yun ang sinasabi ko. Ano ka ba? Okay, sige. Di, huwag na tayo magkwentuhan kahit kailan. Pati yung kwentuhan na... yung... Oo, pati. Pili ka na ako. Ano ka? Hindi. Asna, ito naman... Sir, gusto niyo po tayo na lang magkwentuhan? Oo, pakisabi, malilate ako, ha? Pasensya na, eh kasi nandito kami ulit sa ospital ni Tommy. Eh, pinabalik kasi kami ni doktor para dun sa resulta, ha? Eh, ikaw nang bahala dyan. Salamat, ha? Oh, sige, bye-bye. Bye-bye. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon, Mr. Jones? Okay naman. Pero masikip pa rin yung dibdib ko at saka sakit ang ulo ko. Don't worry. Nandito na yung mga resulta ng blood chemistry test kahapon. Eh, Doc, kamusta naman po ang resulta? Okay naman mo siya? Normal naman ang karamihan sa test niya. Pero medyo mataas nga lang yung sugar at cholesterol level mo. Parehong mataas din ang blood pressure mo kahapon saka ngayon. So, considered na hypertensive ka, Mr. Jones. Mataas lang ang alta pressure ko. Yes, kaya dapat iingatan yung kinakain mo. Huwag mong nila lang yung high blood. Delikado din yan. Pero, inumin mo itong mga gamot na to. Okay. Para manormalize yung sugar at blood at cholesterol mo. Sige, Doc. Iwas muna sa karne, lalo na sa baboy. Got it. Basta make sure na mainom niya yung mga gamot niya. Opo. Tsaka bantayin yung mga kinakain niya. Opo. Alam mo naman sa edad ng tatay mo, talagang maraming nang mararamdaman niya. Dok, hindi ko po siya tatay. Ay, sorry. Lolo, swerte ka sa apo mo, ha? Maasikaso siya. Oy, Tommy, ha? Makakalimutan, gamot mo, inumin mo yan. Thank you, ha? Pero, teka, utak ko ba sa'yo to o libre mo na sa'kin? Oo na, libre na. Total gamot naman yan. At saka, kahit naman sabihin ko sa'yong utang, alam ko naman hindi mo ko babayaran. Mabuti na lang naisip mo yun. Ay, teka lang, late na ako. Oh, sige. So, maiwan na kita, ha? Papasok okay. Ako sa opisina. Ay, huwag mo kakalimutan yung bilin ko, ha? Umiwas ka sa baboy. Okay. Umiwas sa baboy? Oo, umiwas okay. Sa baboy. Okay. Ha 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 ha!
Sorry ka lang. Oras ka na nakatulog kagabi. Natapos mo ba yung kinatrabaho mo? Oo, oh, ito. Siniguro kong matatapos ko talaga at kailangan ko ngayon ito. Mitch! Ay. Yung dadaling ko? Ah, ito. Oh. Bigay mo sa asawa mo. Alam niya na gagawin niya dyan. Tapos sabihin mo, may email ako mamaya. Oh, sige. Uy, di ka ba mag-opisina? Hindi, may meeting ako ngayon eh. Kaya kung nga tinapos ko, kailangan ito sa meeting. Tayo sabay na rin ako kasi magkikita kami ni Roxy mamaya. Oo, oh, sige, sige. Nay, may binigay po palang bracelet niyong ka-classmate ko. Gusto niyo po? Oh. Opo. Oh, ang cute. Oh, bigyan mo sila ati baby mo, ha? Sige po. Ito po, oh, choker. Parang di po bagay sa akin eh, kaya sa inyo na lang po. Hindi bagay. Sabihin mo, hindi kasi sa leeg mo. Nayo! Risa, ang ganda naman ito. Choker pala tawag dito. Ganda talaga eh. Kaya lang, pambata, hindi kasi sa akin. Baby, may alam akong choker na kasi sa'yo. Talaga? Oo. Oh. Oh. Asan? Ito, ito. Minor bruises lang naman to, Mr. Jones. Pero para makasiguro tayo, we'll do an X-ray. Pero kumusta naman ang pakiramdam mo ngayon? Okay naman, Doc. Masakit lang itong mga pasako eh. Pero mas inaalala ko kung paano ko babayaran yung mga bills ko rito eh. Huwag kang mag-alala doon. Our staff will assist on you sa pag-claim ng insurance mo. Wala mo akong insurance eh. Ganun ba? Oo. Ay, huwag mo nang alalahanin uli yun. Mahalaga, magpagaling ka na ngayon. Sige. Salamat, Doc. Okay. Boss! Kamusta? Ano raw hulagay niyo? Uy! Bayaran mo ako, ha? Bayaran mo itong mga bills ko dito, ha? Eh, teka! Hindi naman ako yung muntik na makabangga sa inyo, eh. Nakatakbo na yung kotseng muntik talaga makabangga sa inyo. Sakit na nga lang akong kahit dito. Na! Ididimanda kita kung hindi mo bayaran ng mga bills ko. Sige, oh. Pero, paalala lang. May CCTV doon. Nakunan lahat ng mga nangyari. Kaya malalaman nila na wala talaga akong kasalanan. Alam mo, pare, kung may pera lang ako, hindi ako maghahabol na ganito sa'yo eh. Hindi ka naging nagtatanong. Lima yung anak ko at kamamatay man ng misis ko. At saka pinapalayas ako doon sa inupa. Lame! Alam ko anong gagawin ko! Tulungan naman naman ako. Tama na ho yan. Naintindihan mo nung hukit eh. Nalaman! Naiintindihan naman nung hukit eh. May anak din naman ho ako. Di bali, hayaan nyo. Kakausapin ko yung boss ko. Talaga? Titignan namin kung paano natin maaareglo to. Sige. Sigurado ako kung ibabawas na sa sweldo ko to eh. Kung gano'n eh, pwede ba akong bigyan ng pera ngayon? Ngayon agad? Oo. Ngayon na, para hindi na ibawas sa sweldo mo. I-advance mo na! Eh, bakit ko naman gagawin? Eh, then advance ako mag-isip eh. Oh, sige, bilisan niyo. Alright, sige, bye-bye. Bye-bye. Box. Roxy! Uy, Mandy! Hi! Hi, Connie! Uy, Connie! Loko po kayo, po kayo! Po kayo! Oh, ayos ka lang? Long time, ha? Kamusta ka na? Ano nang ginagawa mo ngayon? San ka? Eto, inaayos ko yung mga papers ko. Oh. May nakuha kasi akong work sa abroad. Wow! Bongga social! Abroad! Ibang levels! Ikaw naman, Mandy. Anong nangyari siya? Ba di ka sumama kahapon kay Ronnie? Warla kayo, no? Ano? Sige, umorder ka muna ako. Sabi ko okay, si Roxy. Sige, sige. Wait lang, ha? Ay, sa totoo nga, LQ kayo. Nagbibiro lang ako, pero totoo pala. O, sige, ano nangyari? Sa totoo lang, medyo nagkakalabuan na kami ni Ronnie. Mula nang graduate tayo, bihira na kami magkita. Ay, pero alam mo, sa tingin ko normal naman yun sa inyo. I mean, sa mga mag-jowa. Kasi nangyayari din kala Chito at siya kala Nikki. Ito parang medyo iba kasi. Parang anytime magsisplit na kami. Ay, agad-agad. Hindi naman siguro. I ship you guys pa naman so much.
Like so much. So, sana maging okay na yan, okay? Ay, sana nga. Mandy, in-order na kita ng kape. God. So, tara na ba? Oo, tara na. Sige, mauna na kami, Roxy. May dakot pa kasi kami. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Nice to see you again, Joseph. Sige. Bye-bye. Sige, bye-bye. Hi. Ay! Kala mo sino Pogi? Pogi? Ikaw lang pala. Parang masaya kaya yata. Hindi naman. Sakto lang. Okay, sige. Ito na nga. Kasi, meron akong mainitinig na balita na nanggaling dyan tungkol kay Mandy tungkol sa kanila ni Ronnie. Tama to. Hindi lang nadalda sa chismis kay Casey. Yan ka na naman eh. Anong gagawin ko kung sa akin lumalapit? Tsaka hindi ko naman ipagkakalat eh. Not unless... Oh. Pilitin mo. Huwag na, hindi na. Bakit? Hindi na. Uy, minsan lang naman. Nakarutin mo naman ako, kahit konti. Pag ako nagka-jowa, nako, itong gandang to, mawawalan ka ng chance dito. Parang wifi password dyan dito sa coffee shop na to. Bakit? Gusto ng lahat. Bakit? Gusto ng lahat. Yeah, diba? Ibig mo sabihin yung ganda mo, parang password mo? Password ko? Bakit? Oo, kasi ikaw yung nakakaalam. Gets mo? Hindi, wala ike. Sir, Neil Velasco po. Hi. Insurance specialist from Heaven Care Life Insurance po. Hello, I'm Tom Diones. Insurance agent ka pala. Yes, sir. Sorry kanina. I can't help but over here, no? Wala kayong insurance? Mahal kasi eh. Hindi ko naman kailangan yan. Alam mo ba, sir, dyan po nagkakamali ang karamihan. Alam niyo ba, sir, ang the best time to get an insurance? Kailan? Kapag hindi mo to kailangan. Alam mo, huwag mo na ako i-sales talk ng ganyan. Mag-alo ka na lang sa iba. Yan o, sa kanila. Oh, sayang naman, sir. Kasi perfect sana sa inyo eh. Na-aksidente kayo. Paano kung meron kayong accident insurance? Pwede kayong mag-claim ng cash benefits. Cash? Yes, sir. Did you say pwede akong kumuha ng cash? You can claim up to 20,000. In cash benefits. Wow! I'm excited. Sige, tell me about this accident insurance. Accident insurance ay nagbibigay ng compensation sa mga taong insured na nakaranas ng pagkawala ng body parts nila. Meron din tayong tinatawag na accidental death benefit na kung sakaling ang pagkawala ng buhay ng isang tao ay sa pamamagitan ng aksidente, nakaka-claim tayo ng 100% mula sa insurance policy. Ang life insurance covers a broader perspective. Ibig sabihin nun, both accident and natural cause or health-related conditions can be claimed by the life insurance policy. Ang accident insurance naman is only solely for injuries pertaining to accidents. Accident insurance, malawak na perspektyo yan. Any accidents, pwede yang maging under investigation. So, bawat company, meron kanya-kanyang rules when it comes to claiming. Pag binigay ng company, age ranges from 18 to 64 years old. Kapag personal naman, from the time na sinilang, like 7 days old, pwede nalagyan natin ng accidental death benefit, and then it ends at 70 years old. I am very interested in the accident insurance. Anong proseso? Pwede ko ba makuha ngayon mismo? Yun lang nga, sir. May counting problema lang tayo. Ano yun? Kasi po, sir, with your age, medyo may hirapan tayong kumuha ng insurance policy at plan na para sa inyo. Lalo na na-aksidente kayo, meron kayong pre-existing pang mga sakit. Lalo na kung maliit lang naman yung babayaran, minsan nire-reject na namin. Eh bakit mo pa sinabi lahat ito sa akin? Tapos hindi pala ako pwede mag-avail ng insurance policy niya? Yun yun, sir. Ano? Nandito ako para sa inyo. I will be your best friend through this process. Ako nang bahala sa inyo. Basta, sir, may condition lang. Ano yung condition na? Basta may cut ako ng mga kuha, sir. Don't worry. Alam na alam ko yan, my friend. Abutan kita. Huwag ka mag-alala. Basta siguraduhin mo, ha? Ma-approve yung insurance policy ko na yan, ha? Of course, sir. Yes, sir. And just one more thing. Pwede ba akong kumuha ng cash advance? Pwede ho. Really? Basta ma-accidente muna kayo. Pabalik na ang kotse. O sige, magkita tayo sa opisina. Whoa! Uy, teka, sige. Uy, naku. Uy. Okay ka lang, naku. Ingat-ingat ka. Ano, ha? Salamat, boss. Madulas. Ingat. Ha? Teka, di ba
Ikaw si Pipito Manaloto, yung nanalo sa loto? Oo. Matagal ko na ako kayong gusto makilala eh. Ha? Idol kita. Ay. Alam niyo ba, pareho tayo. Nanalo rin ako ng sa loto dati. Oo. Oh. Eh, pero hindi kasi nakinong sa'yo. Kalahating milyon lang yung akin. Ah, talaga. Kalahating milyon. Do, ano nangyari? Wala eh. Ayun, naubos lang yung pera ko. Eh, wala akong nangyari. Anong wala nangyari eh? Malaki-laki yung napanalunan mo ah. Naloko ko kasi ako ng mga kamag-anak ko. Eh, inutangan ako tapos di na ako binayaran. Kaya ito, magawa na lang ako ng parang para magkapera ulit. Lalo pa ngayon, maka-aksidente ako ng tao. Paano aksidente? May muntik na ko kasi ako masagasaan. Kahit naman hindi ko kasalanan, inabutan ko na kahit papano. Nakakaawa ko kasi. Biyudo, may limang anak, tapos pinapalayas pa sa bahay nila. Talaga? Alam mo, nakakabilib ka. Alam mo, walang-wala ka na nga, tapos nakuha mong pantumulong, ano? Ah, ayos lang ho yun. Nararamdaman ko naman ho na suswerte na ulit ako balang araw. Ito nga lang nakilala ko kayo, ang swerte ko na eh. Pasensya na lang ako pala. Lito po. Ay, Lito, Lito. Nice to meet you, Lito. Tsaka muna akong tawagin, boss. Pepito na lang. Ah, sige. Pepito. Paano? Muna na ako. Ah. Marami pang trabaho eh. Tsaka balik kayod kalabaw muna ako para makarami ng delivery. Ano ba yung dinideliver mo? Ah, baboyo. Di ba dapat kayod baboy? Ingat. Sige yo. Sige, Pepito. Sige. Oy. Oy, stay, Tito. Magandang gabi po. Hi, Tito. Good evening. Tayo, ano? Manood lang kami ng movie, ah. Ah, oo. Sige. Paanda ka ng merenda sa ate baby mo. Ah, sige. Okay. Sige. Thank you, Tay, ah. Okay. Ano? Ano na? Ito. Alam nyo, guys? Uy, mauna na kaya tayo. Ang tagal ni Ronnie. Huwag kang ano dyan. Eh, si Ronnie naman talaga dapat kasama namin ngayon. Sali mo sa akin. For the boys lang to. Nagreklamo ka pa. Wow. So, akala mo ma-offend ako sa sinasabi mo. Parang hindi. Kasi, mas na-flatter nga ako. Dahil ibig sabihin yan, isang ganap na babae na talaga ang turing ko sa akin. Diba? Oh, ikaw ah. Oh. Pangit na babae. Baka pangit ka ha? Ganun ka lang katawan mo. Pangit guys, ka rin. Sorry ah. Nalita ko kasi dinaanan ko pa si Mandy eh. Hi guys, pa-join ako sa movie marathon niya. Oh, oh, nice. Ay, magugustuhan mo to. Buti pala okay na kayo ni Ronnie. Ha? Anong okay? Okay naman talaga kami. Eh, kasi sinabi sa amin ni Roxy na nagkakalabuan daw kayo ni Mandy. Alam ko ba okay na tayo? Kinikwento mo kay Roxy. Balak mo ba akong siraan sa kanila? Hindi. Nagkakwentuhan lang kami niya ni Roxy nung nagkakalabuan tayo. Hindi kita sinisiraan. Huwag ko sa'yo. Bahala ka. Hoy, Ronnie! Hoy. Ano ka ba? Sabi ko sa'yo, huwag mo ipagkakalat, di ba? Pahamak eh. Yan. Sabi ko sa'yo, tigilan mo na yung kakachismas mo eh. Oh my God, nakaka-guilty. Oh my God, I'm sorry. Hindi ko naman kasi sinasadya na ganito ako eh. Gusto ko na magbago. Gusto ko na magbago. Can you help me? Okay lang yan. Sasamahan ka na lang namin mag-sorry sa kanila. Talaga. O sige, ganito na lang. Mag-joke ako. Mag-joke ako, ha? Sige, ano yun? Joke to tungkol sa basura. Ay, hindi, ano? Wag na lang. Baka ikalat mo rin eh. Teka lang, nawala yung moment on kasi parang ang corny na. Nasira yung... Well, there you go, Sir Tommy. Ito na po ang inyong insurance policy and your card from Heavencare Life Insurance. Thank you very, very much. Ah, sir, nga pala, yung initial payment na pinag-usapan natin and yung cut. Akala ko, makakalimutan ko yun. Of course not. Here it is. Kompleto yan, ha? Alright. Looks like we're good, sir. Yeah. Congratulations, ha? Okay. You're an official insured. Thank you. Pero huwag mo kalimutan yung pinag-usapan natin, ha? Na may 20,000 pesos cash benefit ako makukuha dito sa insurance na ito, ha? Oh, yes, sir. Basta na-accidente muna kayo. Yeah, I remember you said that. Pero wala ka bang ibang kliyente na mas malaki na kuhang cash dito sa insurance na ito? Ah, sir, actually, as a matter of fact, may mga na-aksidente sa establishments, sa mga fast food. Aside from the insurance money na nakukuha nila, meron ding financial assistance from the owner themselves. So, doble yung nakukuha nila. Whoa! Are you sure, ha? Yes. Are you sure? I'm so glad you look with the insurance sa akin. Thank you so much. You're my savior. Salamat po. Like, sa insurance policies nyo yung terms and conditions. At kung may question kayo, basahin nyo na lang po yun. So, great! Pwede na para ako ma-accidente anytime. I'm just kidding. Teka muna. Bukod sa na-accidente yung tao,
Meron bang mas malaking cash benefits na pwede pang bakuha? Ah, gusto mo mas malaking cash benefits? Oo. Oo, meron o. Paano? Pag namatay ko kayo. Shh! Uy! Ba't parang ang lalim lang iniisip mo? Okay ka ba? Okay lang, okay lang. Wala lang. Ano ba nangyari dun sa meeting mo kay Mr. Alonso kahapon? Hindi pinirmahan yung kontrata? Hindi, hindi. Okay na. Nakapirmahan ng kontrata. Ayos na yun din. Pati yung isa, yung pinaayos ko kay Janice. Okay na rin. Oo, yun naman pala eh. Ba't ka nga malungkot? Parang may nakilala kasi akong tao kahapon. Yung ganda ng kwento niya, pero medyo malungkot. Parang nagigilty lang ako. Sino ba yung kausap mong yan? Si ano, Lito. Lito ang pangalan. Nanalo rin sa loto, pero hindi kagaya natin. Ano, medyo hindi siya sinwerte. Pero kahit ganun yung naging buhay niya, nakukuha niya pa rin tumulong sa ibang tao eh. Ba't ka nagigilty? Parang hindi ko na kasi nagagawa yun. Eh, kailan ba ako huling nakatulong sa ibang tao, di ba? Alam mo ikaw, masyado kayatang nagiging madrama ngayong mga araw na to. Gusto mo bang magpaluto ako ng tanghalian? Parang nagugutom ka na. Tama naman to, haba-haba ng kwento ko, yan lang sasabihin mo, gutom lang. Ba't di kaya ikaw magkwento? Ito naman, tampo agad. O sige, kwentuhan tayo. Mahaba ba yung kwento mo? Pwede sa'yo. Guy, anong laman mga yan? Mga bagong photocopy machine daw po, at saka printers. Okay. Really, ah? Lumayo muna kayo, mabibigat yan, baka madaganan kayo. Ah, okay. Thank you. Okay. Come on, baby. Fall on daddy. Fall on daddy now. Okay. Okay. Hello? Pepito, my friend? Hindi pwede. Wala akong pera. Bye. Wait. I really need your help. Na-aksidente kasi ako eh. Na-aksidente? Asan ka ba? Nabangga ako ng kotse. Sige na, please. Puntahan mo naman ako dito sa ospital. Bahala na. Sige. Busy ako. Sige, bye. Anong nangyari kay Tommy? Ewan ko. Na-aksidente raw siya. Nabangga raw. Pero alam mo naman, baka nararakit na naman yun. Baka naman totoo yan. Puntahan mo na. Iba sabi mo nga sa akin kanina, parang nagigilty ka kasi kailan yung huli kang nakatulong sa isang tao, matagal na. Oh. Tingin mo? Oo, eh wala namang ibang tao na nangangailangan ng tulong mo ngayon eh. O yung mga tao sa paligid mo, okay naman, walang problema. Sige. Nay, ako may problema. Paano po i-English itong sentence ito? Pang ilang pangulo ng Pilipinas si Pangulong Duterte? Assignment mo ba yan? Opo. Ay, madali lang yan. Sagutin mo. Teka ba? Ano? Wala pa rin eh, baby. Hindi sinasagot ni Mandy yung mga tawag ko. Ano nagagawin natin? Gusto mong puntahan na lang natin ngayon na? Huwag na. Iyan mo na lumipas yung galit niya sa'yo. Tutulungan na lang namin ni Nikki mag-sorry sa kanila, okay? Talaga? Oo. Oh. Thank you. Oh, wait lang. Ayun na, ang galing. Ang galing order ah. Sige, sige. Lang. Uy, Kuni! Ah, si Chito, andyan lang. Ikaw, kasama mo ba si Mandy? Kaya ako lang mag-isa. Bakit? Nay, I was trying to call her, kaya lang di niya sinasagot. Ah, okay. Busy. Baka nga. Sayang, may ikukwento pa naman ako sa kanyang importante. Ano yun? Ikakasal na ako! Pero, sa'yo ko lang muna sinabi ah. Huwag mo muna sasabihin sa kanila kasi gusto ko silang surprise. Ah, okay. O sige, I have to go na. Bye! See you. Sige. Uy, si Connie ba yun? Uy, parang nga kita ng multo.
hindi ako nakakita, nakarinig. Nakarinig ako ng bagong chismis. Ito na naman eh. Ayoko. May sinabi na naman sa akin si Connie. Ngayon, hindi na naman ako mapakali. Baka mamaya masabi ko naman kung kanino to. Tapos magalit na naman sa akin yan si Connie. Ulit-ulit. Ayoko na. Ayoko na. Huwag ka magala. Tutulungan kita. Talaga? Oo. Ang gagawin mo. Tutulungan kita mag-sorry kay Connie. Ha? Sigurado naman yung chismis mo yan eh. Advance ako mag-isip. Ah. Malakad lang ako. Obvious na, obvious naman eh. Maririnig natin sa dashcam yan, Brad. Hello, hello. Anong dashcam, dashcam? Uy, uy. Kamusta na? Pagpito my friend. Ano bang nangyari? Eh, yun eh. Bigla na lang sumulpot sa kalsada, kaya nabangga ako tuloy. Pero sigurado naman, modus niya lang yun. That's not true, ha? Sumumpong yung high blood ko, at saka medyo nahilo ako. Bigla na lang, nabangga ako ng kotse. Kotse niya yun. Siya yun. Hoy, ang tanda kong tamo na, sinungaling ka pa. Kung hindi mo ako bayaran, I'm going to sue you! Style mo, bulok! Nabalitaan ko na yan! Ang hamog mo! Ang mukha mo! Ang tangit mo! Hindi kita babayaran! Sir. Hindi kita babayaran! Ano yung mga babayaran? Review mo yung dashcam! Bakit mo siya pinalis? He's responsible for everything eh. Sino naman magbabayad ng mga bills ko rito? Ikaw naman. Alam ko naman kaya mo ako pinapunta dito para ako magbayad ng pang-ospital mo eh. Tsaka may mga pulis na doon. Sila na mag-iimbestiga kung anong talaga nangyari sa inyo. Sorry, Pepito. Ha? Thank you. But since you're here, baka pwede ako makahiram ng cash para sa konting pagkain at saka gamot. Pambihira ka naman. Ako na nga sasagot na pang ospital mo eh. Manghihingi ka pa ng cash? Eh, cash advance ako mag-isip eh. Pakompute mo na lahat ng babayaran mo. May tatawagan lang ako ha. Oh, sir. Lito! Uy, Lito! Ginagawa mo dito? May binibisita ka? Ah, wala ako. Magpapacheck up lang sana. Medyo masama yung bagsak ng balakan ko kahapon, kaya ito medyo sumasakit eh. Oo, sana hindi malala, ano? Ah, sana nga ho. Eh kayo, may binibisita ko kayo rito? Meron, yung kaibigan ko, na medyo na aksidente, tinutulungan ko lang. Kaya ka ho siguro sinuswerte kasi matulungin ka eh. Hindi. Ikaw nga eh, na-inspire lang ako doon sa kwento mo, kaya ganito. O, saan yung doktor mo? Ah, wala po. Magtatanong pa lang ako kung sino yung doktor na dapat yung kausapin. Pepito, my friend! Okay, ito na yung listahan na babayaran. Kung gusto mo eh, isettle mo lang in cash, tapos ako na lang magbabayad. Sige. Tommy? Kilala mo to? Oo, eh siya yung kinuwento ko sa'yo na muntik na masagasaan ang truck ko. Ah, yung ano, yung byudo na may limang anak na pinapaalis, pinapalayas sa inuupahan niya. Siya nga ho yun. Ano boss, anong lagay natin? Teka. Siya ba yung kapitbahay na sinasabi niyo? Pepito. May problema po ba? Wala naman. Lahat lang na sinabi nito, hindi totoo! Pinaparahan ka lang nito, pambihira. Pepito, please. Sir, papilap na lang po ng form para makapag-coordinate na po kami sa insurance company ng accident claim niyo. May insurance ka? Eh, pambihira, pinagbabayan mo pa ako! Totoo yung sinabi ng mama, no? No? Nagpabangga ka lang talaga para makakuha ng pera sa insurance, no? Ano? Masalita ka! Okay. I can explain. Explain. Puro ka explain. Puro ka explain. Puro ka explain. Sir Jones, kailangan mo pang mag-undergo ng physiotherapy para gumaling agad ang fractures. Doc, excuse me. Hindi ho therapy kailangan nito. Ano po? Therapy. Biruin mo, nagpabangga talaga sa kotse para lang may makuha dun sa insurance niya. Yeah. Grabe naman talaga yan si Tommy. Ginawa niya yan? Oo, oh, hindi pa yun ha. Naalala mo kinikwento ko sa'yo si Lito. Diba sabi niya, meron siyang nadisgrasya. Si Tommy pala yun. Nagpanggap lang na may kung ano-anong nangyari sa kanya. Biruin mo, na-inspire pa ako. Niraraket lang pala ni Tommy. Uy, Roxy, ano, wala kang gano'n dyan. Pasensya ka na, mainit lang talaga ulo ko eh. Okay ka lang? Okay lang po dito. Ubat din yan. Parang malungkot ka pa rin. May problema ka ba? Ah, wala ko. Okay lang po. Ay, baka hindi po siya nasarapan sa ulam. Hindi ako nagluto niyan sa Ate Babe. Andin. Ako na yun, malaki problema niyan. Tukol na naman sa chismis. Wow, makanan naman ka. As if naman forever chismosa na tingin mo sa akin, ha? Bakit hindi ba? Naalala mo yung sinubong mo kami ng tatay na buntis si Nikki? Oo. Oh. Eto pa ikaw nag-chismis nun. Na may something kami, sabi mo. Oo. Oh. Hmm. Talaga. Oo nga, ako sa yun. Eh, ba't mo kailangan paalala? Tita, ganito po kasi yun. Parang yung mga kinikwento po sa akin kasi ng mga kaibigan ko, parang nanggigigil ako ikwento kaagad sa iba. Yung gusto ko kasi lagi sa akin siya manggaling muna. Parang ganun ba? Alam mo, parang tayo. Alam mo ba yung pakiramdam na gusto mo nang sabihin sa iba yung chismis? Yung parang
Kapag hindi mo nasabi, magkakasakit ka! Boy, ito naman kung mag-gripa talaga. Alam mo, hindi talaga maganda yung chismis. Lalo pa kayo nangako ko sa tao, hindi may pagsasabi yung kinuwento niya sa'yo. Alam mo, ang tao, kapag nagkwento sa'yo, ibig sabihin may tiwala. Hmm. Yang tiwala niya yung huwag niyong sisirain dahil mag-chismis lang kayo. Kaya nga po, sobrang nagigilty na nga po ako. Gusto ko na nga po talaga magbago eh. Tama. Eh, masama naman talaga yung chismis eh. Lalo na pag hindi totoo. Kaya nga, chismis. Nga eh, dyan sa labas. Hmm. Chismis ako, bading daw ako. Ha, talaga? Bakit hindi ba? Ano mo dapat gawin dyan? So, chismosa na yan? O oh, ano? Sa bunutan! Ang biyer na si Dave! Alright. Thank you. Bye. Kumusta na ba yung insurance ko? Magkano ba makiklaim ko? I'm so sorry, Mr. Joannes, pero wala kayong makiklaim sa inyong insurance. Fully paid na yan eh! At saka, valid na ba nitong aksidente ko eh? How come we can't claim anything? I forwarded all the information na pinilapan niyo po, sir. Oh. Kaso, ang sabi ng Heaven Care Life Insurance, wala daw pong Tommy Joannes sa kanilang information. What?! Sir Tommy! Nakapuro ba kung hindi? Ano yung insurance ko? Parang nawala na yung lungkot ko kahapon. Oh, kita mo na, sabi sa'yo. Tulog lang ang kailangan mo eh. Oy, tulog tsaka kwentuhan. Ano ka ba? O ayan, alam mo na sa susunod, dapat alam mo na meron kang tulog na mahaba, ha? Mm. Kasi ganyan pala ang nagiging epekto sa'yo pag wala kang tulog o nagiging malulungkutin ka. Oo nga, oo nga. Baka nga ako sa'yo kahapon, bakit nagdadrama ka? O, kumunti ka tuloy maloko ni Tommy. Hindi naman, paano nagdadrama? O, teka, sandali. Speaking of manloloko, eto, tumatawag na naman. Dali, ha. Hello there, Pepito, my friend. O, hello, ano, naaksidente ka na naman. Oo, eh. Pero mas malala ngayon. Pepito, tulungan mo naman ako, please. Tigilan mo ako, di mo na ako maloloko. Ano, may insurance ka na? Nagpapalibre ka pa? Ano ka ba? Bye-bye. Chance ano? Masaya ka na, manluloko? Mapagsalita ka para hindi ka manluloko, ba? Parehas lang tayo, no? Pakipirmahan na lang po na itong form para i-process na po namin kaagad yung insurance niyo. Thank you. Thank you, Mr. Joannes. What?! Papatayin talaga kita! Halika rito para matagsak kita! Minsan, hindi natin maiwasan na nalulungkot tayo dahil hindi natin magawa yung mga bagay na gusto natin. Hindi natin makuha yung mga gusto natin sa buhay. Pero alam nyo, nakakatulong kung ang titingnan natin ay yung mga bagay na pinapangarap lang natin noon, pero meron na tayo ngayon. Doon natin makikita na mas marami palang bagay ang pinangahawakan natin para maging masaya kaysa sa mga dahilan para tayo maging malungkot. Uy! Teka nga, ano ba nangyari sa'yo? Ba't ganyan tsura mo? Iniisip ko pa rin kasi yung kwento sa akin ni Connie. Gusto ko na siyang ikwento. Gusto ko na siyang sabihin. Gusto ko sa akin sa unang manggaling. Eh, hindi mo pa talaga mapigilan? Mukha ba? Hindi na nga ako makatulog kakaisip nun eh. Ngayon lang, Chito. Sige na, makinig ka na sa akin, please. Sabihin ko na sa'yo, please. Makinig ka, last na to. Oh, sige. Oh, ito na. Sige, last na yan, ha. Makikinig na ako sa'yo, pero sa akin mo lang sasabihin, okay? Please. Para. Oh, okay. Kaya na kaya. Okay, sige. Chito! Si Connie. Oh, si Connie, kakasal na daw. Imbitado tayo. Eh, panira ka naman eh! Kanina! Sabay na rin ako siya. May kakita kami nilang block si Mami. Oo, oh, sige. Sige, ano yan? Be, may alam akong cash and choker sa'yo. Ano ba? Oo! Oh. Oo, sana! Ano sabi niya, Be? Ilan? Opo. How many yet? How many yet?
President of the Philippines. Oh, cash advance kasi ang isip ko eh. Sabi sa'yo eh. Ah! Sabi sa'yo.